So, folks, today we've chosen three words to discuss, and one of them is anluage. So, let's go ahead and start with the first word. Hi, explain ko nga pala yung ang meaning ng anluage. Ang anluage para sa akin ay isang pinakamahirap na trabaho dito sa Pilipinas. Hindi nyo alam kung gaano sila nagsasakripisyo para sa atin para mabuhay ang kanilang pamilya. Ang anluage ay mahirap ang kanilang trabaho, kaya sila irespetuhin, galangin, at huwag natin silang maliitin. Dahil sila ang gumagawa ng ating mga bahay na matitibay, hindi lang matitibay, kundi kasi strong natin. Strong na, hindi mawawala ang love and understanding. Kaya para sa akin, ang anluage ay isang karpintero na hindi sumusuko sa buhay. Sila'y may puso at lagi silang tumutulong sa nangangailangan. Kaya ang anluage ay huwag nating maliitin. Kaya tara na, gumawa na tayo ng mga bagay na hindi nila kaya pero kaya nating gawin bilang isang carpenter. Ang carpintero ay isang magaling na manggagawa ng bahay. Kaya huwag natin silang basta-basta mga ibabash or ano-ano man. Para sa akin, ang anluage ay isang pinakamahirap na trabaho at isang pinakamahirap na ating inadanas dahil more on sacrifice to be a successful carpenter. Kaya ang carpintero para sa akin ay lodi. Walang lamang po mga adult. Guys, alam niyo ba ang solatroniko? Siyempre hindi. Ang solatroniko ay isa sa uncommon words dito sa Pilipinas. Ano nga ba ang English ng solatroniko? Solatroniko in English is electronic mail. So ano nga ba ang electronic mail? Ang electronic mail o solatroniko ay ang pag-send mo ng message from one electronic device to another electronic device using internet. So, yan ang solatroniko. Example ng solatroniko is pagising mo pala sa umaga, solatroniko ng iyong inaatupag upang tignan kung ikaw ay may message o mensahe galing sa iyong tao. Boom. Oh, it's finally my turn. Okay, let's go ahead for the last chosen word for the day. It is binura. It is spelled as B-I-L. N-U-R-A-N. So, in English, it is arithmetic. It is defined as a branch of mathematics that deals with counting numbers. Fraction is also used to solve problems. So, if we use this in a sentence, but it is in Philippine language, let's say, wow, ganyan. Kaya niyang magbinuran sa kanyang office. Dahil siya ay magaling. So, that's it, folks. That's it for today. So, see ya.